Ay, baliktad. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, magkakaroon na naman tayo ng product review about sa product na to. Ay, baliktad. Acne Care Anti-Acne Soap. Fragrance-free original formula with ACB3, tea tree oil, and biosulfur. Fight off acne, red spot, and other skin blemishes. Revive your skin with an original formula which won't dry skin while gently cleansing away excess oil and allowing your skin to recover. And it helps reduce skin oiliness and prevent pore blockage from forming. Directions: use daily for face and body. Leave it for 2 to 3 minutes before rinsing for external use only. So ito na nga ang ating acne care. So before ko simulan ang pag-review sa product na to, disclaimer lang po. Mga sasabihin ko dito is based lang sa mga na-experience ko and magkakaiba po tayo ng skin type. And hindi naman porket gumana sa'yo is dapat gumana sa'kin and kapag gumana sa'kin is dapat gumana sa'yo. Magkakaiba tayo ng skin type. Paulit-ulit. So binigyan ko na ng 1 week trial ang product na to and nagamit ko na siya. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya. Ganito siya. Hinati-hati ko nga pala siya sa 4. So, ganito na siya. Para na siyang cube. And ganito. Nagamit ko na nandun na sa CR yung isa. So, binigyan ko agad ng 1 week trial ang product na to pagkatapos kong gamitin yung Lux Organic Soothing Gel. Kung napanood niyo yung video kong yon, binigyan ko din ng 1 week trial yung Lux Organics. At kung napansin niyo dun sa last part ng video is nag-flatten yung mga pimples ko. And doon naman sa konsuka, makikita nyo na parang medyo lumala yung pimples ko doon. So dahil ginagamit ko na yung product na to and binibigyan ko na siya ng 1 week trial. So ang ginawa ko kasi, hindi ko na binidyuhan yung paggamit ko sa product na to. And hindi ko na siya ginaya doon sa Lux Organic. Ang ginawa ko na lang is, pinicturean ko yung mukha ko or yung mga pimples ko araw-araw for 7 days para makita kung ano yung mga nagiging effect ng product na to sa mukha ko. So, papakita ko na lang sa screen or ipa-flash ko na lang sa screen yung mga pictures na tinake ko habang ginagamit yung product na to. So kung sasabihin ko na sa inyo ngayon yung mga naranasan ko or yung mga na-experience ko sa paggamit ng product na to. Nung first and second day na paggamit ko is nagsilabasan yung mga pimples ko. And ang dami niya talaga dito. And dito, yung mga dating may pimple mark, doon din sila nagsitubo. And hindi ko alam kung dahil ba, meron din kasi ako ng mga araw na yun, kaya mas lalong dumami yung paglabas ng mga pimples ko. And napansin ko is meron siya sa mga pimples, meron siya mga white, parang nana ba yun? Parang mga ganun. Kaya yun. Pero, habang ginagamit ko naman yung product na to is, nawawala naman niya agad yung mga nana, as in parang napuputok niya naman agad and nadadry naman niya agad yung mga pimples na parang may nana. So, okay lang naman. And, nakakadagdag siya ng redness sa mukha. Yung mga pimples ko lalong nagre-red. Diba nung nakita niyo naman dun sa
Lux Organic review ko, 'di ba? Nabawasan yung pagka-redness ng mga pimples ko, pero nung ginamit ko to is nag-red talaga yung mukha ko, yung mga pimples sa mukha ko. And lalong pumangit tingnan kasi akala mo ang dami-dami ko na naman pimples. And nung first use ko is nakaka-dry siya ng mukha. Ang sabi nga dito, 'di ba? Sabi, marirevive yung skin mo and hindi magda-dry. Pero nung ginamit ko to is nag-dry yung mukha ko and nadadry naman niya rin yung mga pimples ko. Kaya okay lang din na nagda-dry. Pero nung mga ilang days ko na siyang ginagamit is hindi na naman siya ganun ka-dry. Pero ang pinaka-ayoko dito is nakaka-oily siya. Ang sabi kasi dito, maaalis yung excess oil sa face mo. Pero hindi, kasi nga dahil oily face nga ako, mas lalo na nadagdagan yung pagka-oily ng face ko. Kaya yun, parang hindi siya nakaka-fresh gamitin. And mahapdi siya sa mukha. Mahapdi siya nung first and second use ko ng product na to. Mahapdi siya sa mukha, lalong-lalo na kapag tinagalan mo. Eh, diba sabi dito, 2 to 3 minutes before rinsing. So yun, tinry ko siya nung first day, 2 to 3 minutes ko siyang ginawa. 3 minutes, exactly. Tapos yun, ang hapdi niya sa mukha. Kaya, nung second day is, hindi ko na lang siya ginawang 3 minutes, mga 2 minutes lang. Pero yun, and the following day naman, habang ginagamit ko, habang patuloy na ginagamit ko yung product na to is, nawawala yung hapdi niya sa mukha. And parang wala na lang, hindi na siya mahapdi at all. Ang maganda sa product na to is, mabula siya kapag ginamit, wala siyang scent para sa mga sensitive skin, kasi yung iba ayaw na may scent, kasi sensitive nga yung skin nila. And matagal siyang matunaw. Kaya sa tingin ko aabot ito ng mga ilang buwan sa akin. Kasi napaka tipid niyang gamitin. And overall, kung sa tingin ko naman, nung first day and second day, hindi ko siya nagugustuhan kasi parang ang pangit niya sa mukha. Pero nung mga following day naman is, nagustuhan ko na siya ng konti. Kasi, unang-una, napapadry naman niya yung mga pimples ko. Hindi man niya nawawala agad-agad. Pero, at least, na kahit papano, nakakatulong siya sa pimples ko. And, syempre, pagpapatuloy ko yung paggamit nito kasi, ang mahal-mahal ng bili ko, 140 plus ata. Isa nito sa Watsons. Sa Watsons ko ito binili. And, ayun nga. Pagpapatuloy ko kasi, sayang naman kung i-stock ko lang sa bahay. Pati hindi naman siya ganun nakaka-affect sa mukha ko. Kaya okay lang. So yun, tapos na ang ating product review about sa product na to, which is Acne Care. So if nagustuhan mo ang video na to, please hit the thumbs up button. Comment down below if may mga katanungan ka. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please mag-subscribe ka na and hit the bell button para updated ka if ever may bago akong mga videos. Bye!